makauuwi na sa bansa sa susunod na 2 linggo ang 115 Filipino mula sa Sri Lanka. Sa laging handa public briefing, sinabi ni Foreign Affairs Undersecretary for Migrant Workers Eduardo Jose de Vega na commercial flight at hindi sweeper flight ang sasakyan ng mga Filipino na pauwi ng Pilipinas. Malabo kasi anya ang sweeper flight dahil sa dami ng administrative requirement na hinihingi ng Sri Lanka. Pinag-aaralan ngayon ng DFA na ponduhan na muna ang plane ticket ng mga uuwing Filipino. Sinabi pa ni De Vega na hindi anya inaprubahan ng Sri Lanka ang landing rights sa ngayon. Nagkakagulo ngayon sa Sri Lanka dahil sa matinding krisis sa ekonomiya. Ayon kay De Vega, nakataas pa rin ngayon ang Alert Level 2. Dahil nasa Alert Level 2, ipinagbabawal muna ang pagpapadala ng mga Filipino workers sa Sri Lanka. Kasi tinatayo usually yung Alert Level 2, explain ko, kung meron, sabihin ko sa Ingles, threats to the life, security, and property of Filipinos due to internal disturbance, instability, or external threats. So alam naman natin may difficult situation ngayon sa Sri Lanka. So right now, hindi natin sinasabihan na kailangan ng umuwi or bawal lumakbay sa Sri Lanka, pero hindi tayo nagde-deploy ng bagong contract workers. Ayon kay De Vega, mayroon pang 600 ng mga Filipino ang matitira sa Sri Lanka. Yung mga matitira, we're trying to reach financial assistance to them, no? So nagagawa kami ng magbang kasi ang problema po, hindi basta-basta ngayon makapasok ng pera sa Sri Lanka. Because may mga bang yung bagong pamahalaan o yung pamahalaan because of inflation or other regulations. Kunyari, bibigyan natin ng rough amount, ayuda, yung mga Filipinos. Let's say, $100 bawat isa. And they're about 600. Yung amount yun, 20,000 or 600 times 300, magiging about $20,000. Hindi ka makarimit ngayon ng $20,000 sa account sa Sri Lanka. Pinapayuhan naman ni De Vega ang iba pang mga Filipino na huwag na makisali sa mga kilos protesta. Magbabayan Sri Lanka, we're proud of you. Lahat ng mga Filipinos abroad are very valuable to us. We will be there for you. Hindi namin kayo nakalimutan. Alam namin may mahirap na solusyon na sitwasyon, hanapin natin ang solusyon niyan. Ang pag-iusap lang namin, huwag kayong makisali sa mga protesta. May mga Pilipinong sumali sa protesta. Awa ng Diyos, wala pa nasaktan. Just follow the local government rules also. Keep in touch through yung binigay kong mga numbers, lalo na sa embassy, sa DACA, or sa consul. And hintayin nyo, yung mga gusto kong umuwi, eventually kukontakin kayo about your repatriation. As for yung ayuda, we're finding a solution. Mabuhay po kayo. Nandito kami para sa inyo. Nakararanas ng tensyon ngayon sa Sri Lanka dahil sa kakulangan ng supply ng pagkain at produktong petrolyo, kung kaya patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga ito. Chonayu, Radyo Inquirer, Bayang Nagtatanong, Mamamayang Nag-uusisa.